Hello everyone! So welcome back sa aming channel and for today, mag-unboxing tayo ng Transformers. Kung nagtataka kayo kung bakit ako ulit nag-unbox ng Transformers, ngayong September 17, 2024, ang 40th anniversary ng Transformers. At isang way para celebrate yan ay ginagawa ko, binubuksan ko na ang mga Transformers figures na naipon over the years sa storage. So, yung manakalang episode, ang in-unbox natin ay yung mga drone ng mga Titan class figures. Sila Slammer galing sa Kingdom, si Fast Track sa Earthrise, and in last episode ay si Ironworks. So si Slammer, drone siya ni Metroplex, si Fast Track naman kay Scorponok, si Ironworks kay Omega Supreme, and for today's episode naman, ito. Tara! So si Red Cog from Legacy. So, hindi naman officially na sinabi na ito ang drone ni Grand Maximus sa pagkakalam ko. Pero may mga collectors naman kasi na ginagawa na siya na rin yung pinaka-drone ni Grand Maximus. And din nga, since karamihan ng Titan class ko, or halos at ang Titan class figures ko nasa Pasita, ito mga drone figures na binubuksan ko ngayon, hindi ko muna makukuha ng picture kasama sila. So, ayan, check muna natin yung packaging. Ito sa side. Yung artwork ni Red Cog, and yung robot mode niya sa front, yung alt mode niya. Ito naman yung artwork ng Legacy sa likod, yung product shots, robot mode, yung dalawang alt mode niya. Teka, okay, so iniba nila ng konti kasi ito recolor siya ni si Cog. Si Cog na drone ni Fortress Maximus. Yan, nalilimutan ko na pala ng mga Transformers ko. So, ang pinagkaiba, bukod sa colors, mas marami siyang weapons na kasama. Ayan. Kasi ito pala yung bottom ng package kung interesado kayong basahin yan. Ayan. So, buksan natin. Okay, so ito na yung tsura ni Red Cog outside of the box. At ang kasama sa loob ng packaging ay ito. Yung instructions, yung piece of paper na... Aba, dalawa pa siya ngayon. Last time, dalawa instructions ni Ironworks. Ngayon naman, dalawa itong piece of paper na to na hindi ko binabasa. Ba't pinaparami pa lang, hindi ka man ito binabasa. Instructions. And ito. Nagka-punit-punit na. Kaya buksan ko na muna ito bago yung mismong figure. Ah, tama, naalala ko. Binuksan ko na ito dati kasi nung dineliver from Shopee ba o Lazada? Nalimutan ko na. Masan nang binili, dinouble check ko kompleto yung weapons. Kaya ito na punit dati. At ayun. Tinagay ko sa temporary ziplock yung accessories and weapons. Check natin isa-isa. Ito. Lalagay ko lang siguro sa caption kung kani-kanino itong ibang weapons na nandito or accessories. Teka, pagsama-samayin ko muna yung magkakapareho. Okay, so dalawa yung ganito. And meron ganito. Parang similar din sa weapon ni Ultra Magnus yata. Zoom natin ng konti para mas kita. Meron ganito. Kung tama ang tanda ko, teka, mas maganda ka check ko yung packaging. So, ito, i-coconnect dito. Tama ba? Parang di sakto. Ayan.
ito, kukonect naman siguro dito. And ito, yung dalawang piraso na ito, pagkakabitin muna natin. And, teka. Ito ba nakita natin kanina? Nalimutan ko agad. So, ito. Hindi ko lang maalala kung kanino mga weapons to. Kaya double check ka lang sa internet at lalagay ko sa captions. Yan. So, kompleto naman yung weapons. Kaya tabi na natin yan. Yung box. And yung weapons, tabi mo na rin. At i-release natin itong si Red Cog. Yan. So, ito yung mismong figure, si Red Cog. Sabi ko nga kanina, recolor siya ni Cog from Siege, kung tama tanda ako sa Siege yun. And meron pa silang isang moldmate na nalimutan ko ang pangalan. Pero nasa Power Dashers team yata siya. Tatlo sila eh, tatlo silang recolor and slightly retool ng previously released na mga drone ng mga Titan class figures. At ilalagay ko lang siguro yung pictures na dito. Doon nalimutan ko yung pangalan. Nalimutan ko. Teka. Chromar, Zetar, and Aragorn yata. Kung tama. Okay, so check ko muna yung figure. Ayan. Iniba nila ng konti dito sa product shots yung alt mode nitong si Red Cog compared kay regular Cog. Kasi kung tama yung tanda ako, parang dalawang separate vehicles lang siya dapat sa alt mode na pwedeng pagsamahin. Pero dito, parang tatlo magkakaibang bato. Kaya ako na rito kasi ito yata yung parang pag-weaponizer mode na siya. Ito yung pinaka-alt mode na magkasama. Kasi, itong kay Grand Maximus, ang alam ko, dalawang pangalan pa yung alt mode nitong si Red Cog. Ayan, so dinodouble check ko ngayon yung pangalan nung dalawang alt mode nitong si Red Cog. And ito, yung isa ay si Onomisu and isa ay si Koka. Oh, kakaiba yung names nila kasi base yun dun sa Japanese na characters kasi nga lumabas sila doon sa Super God Master Force. Yan. Japanese version ng Transformers. Kumbaga after ng G1, tinuloy ng Japan yung series. Tapos nagkaroon sila mga parang sarili ng characters. Kaya yun yung memes nila. So ngayon, since nakita natin itong robot mode ni Red Cog, try muna natin siyang i-transform sa kanyang alt modes. Ayan, bago pala yun, ito. Kanina kasi pinagkabit ko na agad itong accessory na to. Na nalimutan ko ng tawag sa kanya. Lalagay ko lang ulit sa caption. Or subtitles. Kasi ang ginagawa dito, kinakabit muna sa chest niya. And yan ang itsura dapat muna. Nalala ko kasi nung pagbukas ko ng instructions para gawin sana yung alt mode. Nakita ko, pinabit muna. And syempre yung weapons niya. Ayan. Ito yung basic na configuration. And yung isang pwedeng gawin pa. Asin muna natin yan. Ito. Hindi. Teka. Ito. Kino-connect dito.
And yung sa kabila, yung pinaka... Teka, saan ba yun? Ito ba yun? Nope. Wait lang. Ito yata yun. Hindi masyado makita yung instructions. Ito. Meron kasi yung isa pang kinakabit sa kabilang kamay niya. Pero, parang hindi ito yun. Ito siguro, mas close yun. Chasha lang yun kasi may hole naman sa likod na magiging compatible dun sa parang peg sa wrist or sa fist nitong si Red Cog. Ayan, ganyan. Kasi hindi colored instructions ng Transformers at minsan medyo malabo yung image. Kaya nakakalito. Yan. Subukan lang natin gawin yung mga iba't ibang configuration na pinapakita sa instructions bago natin siya transform into alt mode. Ito. Dito. Yan. So, siya siguro yung sa lahat ng mga drone ng mga Titan class, siya may pinakamaraming weapons na kasama. Interchangeable nga rin yata yung ibang dito parts. Pwedeng ganito or teka. Pwedeng pagpalitin. Tutulog na agad si Red Cup. Medyo gabi na kasi. Kabit natin lahat ng weapons and accessories. Hindi man halata may reach sa weapons. Kung si Tricranius maraming blast effects, ito naman yung maraming weapons. And okay, siguro ngayon naman, siguro pwede nang i-check ang kanyang alt mode. Okay, so kailangan muna natin paghiwalayin itong parts. Hindi, hindi. Gagawin din yan, pero hindi pa. Hindi pa yun. Ito muna. And rotate yung head at ipa-fold. And ito na yata yung half ng alt mode niya. Ayan, tabi muna natin. And dito. Okay, so ito yung dalawang alt modes. Two halves ng alt mode ni Red Cog. So, kung pagbabasihan natin yung sa Super Godmaster Force na character. Ito yung magiging parang si Koka. Ito naman si Onomisu. Ayan. At pag pinagsama na sila,
yun yung pinaka-default na alt mode ni Cog. Pero since ito yung version ni Red Cog, pwede ikabit yung mga weapons din niya. Yan, in-adjust ko lang konti yung camera. Medyo hindi pala nakikita yung si Cog habang kinakabit yung mga weapons. Yan, so andito na. Tama ba? Ito, tapos ayan, so yung sa instructions, hindi na kinabit itong dalawang weapon na ito. Pagka yung ganitong nakakabit yung iba. Pero ilagay na lang natin siguro dito para hindi nakakalat. Medyo loose lang yung part dito kaya nabuka. So, yun yung itsura ng alt mode niya pag nakabit lahat ng weapons. Medyo flimsy nga lang kasi ito. Maluwag pa yun dito. Kailangan patakan ulit ng pledge weapon shine. Tayo ko lang silang binabanggit. Ang dami kasi mga figures na pag out of the box medyo loose. Dahil siguro sa mode degradation or siguro hindi lang talaga okay yung copy na nakuha ko. Ayan. And since nagawa na natin yung kanyang alt mode, both with basic weapons and lahat ng weapons, subukan naman natin gawin itong weaponizer mode niya. Ayan, so dahil suot pa ni Optimus Prime si Ironworks, si Leadfoot mo na ginamit ko model para dito sa weaponizer mode ni Red Cog. And ayan, ito yung tsura niya. Isa sa mga possible na configuration yung nakikita niyo ngayon. Dahil sobrang dami nga niyang weapons and by default naman yung weaponizers, maraming pwedeng gawing configuration. So ito yung isa sa mga pwedeng gawin. Ayan. And since nagawa na natin yung alt mode ni Red Cog, yung dalawang version, yung kalahati yung si, ano nga ba yung pangalan nila? Si Koka and Onomisu, tapos yung combined version naman ng alt mode with basic weapons and also with all the weapons, and ngayon naman yung weaponizer mode, yung isa sa mga possible na configuration. Ito nagawa na natin yung mga yan sa video, kaya naman dito natatapusin muna yung episode for today. At kung nagustuhan nyo, hit like and subscribe. At kung hindi naman, okay lang din. Hindi naman kayo pinipilit kung ayaw nyo. At magkita-kita lang tayo sa mga susunod na video. Medyo konektado pa rin yung susunod na episode sa mga Titan. Kasi diba yung previous episode, si Slammer, yung drone ni Metroplex, tapos si Fast Track, drone ni Scorponok. Last episode, si Ironworks, yung drone na pwede kay Omega Supreme. And yung ngayon naman si Red Cog, yung kay Grand Maximus. Yung next episode, related pa rin sa Titan class figure, pero hindi na siya weaponizer. Abangan yan lang. Bye-bye!